Pag inaalis dito sa bill na to, nakapasasabay ka, nakalusot, at kinampihan pa puro mga administration senators, ito lang bakit. Kaya po yun ang ipapahirap ng loob ko eh. Utosan po kami ng lahat, pero sa panahon ng pangangailangan, hindi nila ang matulungan. Nahayaan lang ng dulugin ang pao. Kaya mangyari, nasulat po tayo sa Pangulo. Nakikiusap po kami. Ibito niya. Dahil ito po ay pagyurat sa kapangyarihan ni Pangulong Duterte at ng DPM na mag-create ng pantilya. Pero po kami sulat kay Pangulo. Extremely urgent request to veto. Dahil ang pinalalakas po nila, ito mag-insert CSR. Sa taong ito, mahigit 320 million po ang budget ng CSR. Ngayon ng 2020, hindi ko po alam for next year kung gaano kalaki. Sila po may separate special fund for forensic services nila and medical legal cases. At bakit ang paulang ang duplication? Ayan CHR, ano? Ano ang CHR? Di ba duplication nila sa COCO? O tatanggapin ko yung proposition na yun at ng FBI? Eh ang main function lang ng CHR, recommendatory to the prosecutors. Tapos mayroong alleged EJ case silang iniipon. Di man o, ha? Di ko sure. Pero ito, masasabi ko lang, ang target dito si Pangulong Duterte. Kung pinapahina ang PAO, pinapahina ang Administrasyon Duterte para mga maralita, magalit kay Pangulo dahil hindi na tinulungan ang mga biktima na kaawa-awa ng dahil sa korupsyon at ng dahil sa kawalang ingat at paggalang sa karapatang mabuhay at karapatang pantao. Yung akin lang pong pakiusap kay Pangulo, may sulat na po kami sa inyo, sir. Pakibasa po. Contrary to law, contrary to the Constitution, contrary to the civil service rules and regulations, ito pong insertion na ito na ang constitutional rider. Republic Act 6626 po ang dapat, kasi nag-board ang power eh. Kaya ang ganit sa'yo sa mga tindan yan. Hindi ka pwedeng mag-dismiss ng tao. Sige, may nun na kami eh. Basta-basta na walang hearing. Ngayon, hindi mo pwedeng pilitin na inihipat mo lang yan. Kasi permanente yan. Alam ko sa mga non-performing agencies na walang accomplishment, isang dapat maka-accomplishment, 159 autopsies na. Ba't, eh yung sinuweldo nila dito? Ala, nasang pila, sulit na sulit. Pangulo, kung yung payagan po na luraka ng inyong karapatan na magmahal sa inang bayan, yung luraka na po itong mga to. Kung yung payagan na ang DBM ay mamarang isang tao na walang ulo, dahil gumawa ng palantilya at muska permanente para sa PAO Forensic Laboratory, bigla na lang madidissolve sa pamamagitan ng isang sentence sa pangungusap na isinukso, in-insert ni Senator Delon na pinayagan naman Senator Angara na kanyang kalokom sa Accra at lawyer po sila ng Sanity Pastor na gumawa ng defection. Magiging bad president po ito, yung mga appointee nyo, ay kadali pa lang itong mga sweldo. Ayan na, hindi pa lang hindi ka ng karapatang magtrabaho, permanente, karir. Eh, susuksukan lang nila natin in this budget shall be utilized for the salary and other benefits of Pedro Penduko. Oh, eh ano po, wala na ho sa kayo, Santo. Dahil usawa ng book, 100 na kaso, ito ba ang retaliation ng mga taong nasa sangkot sa krimen? At ito po ang pag-iganti sa mga tumutulong sa mga biktima ng krimen nila. Ako ng Duterte, o ang mga nasa Kamara ng Representantes sa Kongreso ay hindi po tutulong. Kayo po ang muling pag-asa na parang isang bibitayin na tanging ang tawag lamang ng Pangulo ang makapipigil ng panahon may death penalty. Dito po, dito nyo ang kailangan para po hindi maghari ang krimen dito. Krimen po yung naisip na yun eh. Illegal dismissal, contrary to law and unconstitutional. Gamitin nyo po ang karapatan na binigay sa inyo ng 16 ng inyong Pilipino na magtitiwala sa pag-upuno po, lalakas ang justisya para sa maralitang Pilipino.